Actually, alam mo kami ni Maxine, okay kami. Yung social media lang talaga yung medyo maingay lang talaga. No? Alam mo, friends talaga kami ni Maxine ever since binibini. Guys, tama na nga. Oo, tama na. Tama na kasi hindi lang nakaka-affect sa amin as a person. Kasi naapektuhan na din yung ibang artist. Alam mo yun, yung parang, what do you call this? Pero gusto ko na, I want to put an end of this. Ayoko nang lumala pa ng lumala. Kasi, we're friends ever since. Alam niyo yon, parang simula lang nung lumaki ang social media, parang nagkaroon na ng gap. So parang kami nag-usap kami. So kami parang okay kami tapos ganyan. So okay tulak pa rin po kayo ng tulak ng issue na parang Yeah, we're good now. As I can see, you're very passionate siguro as an actress. Pero what do you learn from what happened? Ano sa nangyari niyo? Siguro po yung pwede kong baguhin yung pag-usapan namin yung scene, diba? Nagka-fight scene kami prior. Siguro hindi din namin napag-usapan ng mabuti. So siguro this time, sa next show po namin dalawa, mapapag-usapan na po namin. Ano ba it took for you, 4 days for you before? Actually, kala ko po nag-apologize po agad-agad. So nagbibiroan na po kami. Siguro super busy na din natin. Ang dami-daming eksena in one day. So parang kami, oh my God, kailangan natin to be in character. Alam niyo yun. So, tama na. So, tama na. Nagbibiroan po kami after. So, alam mo, sobrang bigat po ng araw na yun. Pero na kaming pagod at with each other. Sa eksena po namin. Actually, magkaaway kami sa... Kaaway po ni Dulce lahat. Lahat. Yung buong cast. So, yun lang po. Pero did you wait for her to apologize? Hindi naman, hindi na. Kasi syempre, pag artista ka, parang kapag nagawa na yon sa set, tapos na eh. So, syempre, you have to be professional. So, parang ako, okay. Ako naman kasi wala sa akin. As long as na mag-sorry ka sa... Pero tapos na yan ah. As long as na mag-sorry ka sa akin right after. Pero... Kasi that time, kasama ko lahat, ang daming artista sa paligid namin. So, I wanted to make it light. Ayokong maging mabigat sa set yon, tapos maging issue. Ayoko kasi ng ganun eh. Gusto ko friends lahat, gusto ko walang problema. Para pag nag-work kami, super gaan, tapos in character, diba, walang issue ganito. Okay. Ang importante po na pag-usapan na po namin, naayos na namin po agad. So, parang... Pero nagulat kayo na lumabas sa social media? Okay. Kasi syempre, within the ano lang naman yan, diba, set? Ako nagulat po ako, honestly. Pero sana naman po, naayos naman po sana. At least clear na magkaibigan. Dapat po alalahanin natin na ako po si Dulce onset. Iba po si Isay onset. Magaling po siya mag-portray ng Isay. Iba po si Maxine onset. Iba po si Dulce onset. Iba po si Kylie onset. Sana po intindihin po natin kasi kontra vida, di ba? Yun. Pero Dayan, is it true? Ay, Dayan, I'm a teen. Is it true na si Dayan kasi she posted something on her social media account saying... No, actually kasi, okay, sige, sabihin ko na. That time right after, sobrang, masama loob ko kasi hindi ko naman in-expect. So, ako naman, very private akong tao, hindi ako nag-aaral sa social media. So, nagkwentuhan lang kami ng mom ko. So, sabi ko, ma, tama ba yun? Ganto, ganyan, blah, blah, blah. And then, eventually, sa sobrang ng family ko, lahat sila, parang nagalit na. So, it's not under my control anymore. Although, sinabihan ko na din naman, and Ate Dayan knows it. So, hindi... Alam mo yun, kasi ever since naman mga bata kami, ganun na siya talaga eh. Na pinagtatapos. Once na magabiyado, isa ganun kami lahat. So, pasensya na. Sorry. Sana, alam mo yun. Actually, siya po yung, hindi po si Maxine yung nakasakit sa akin. Pero siya po yung nakasakit. Si Dayan. Pero kausap na kayo na Dayan? Hindi pa po. Hindi niyo po kinakausap. Pero, okay.